Hey guys, what's up? Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-sulat ng MIDI using Reaper. Let's go! So, punta tayo ngayon dito sa paborito kong DAW, which is ang Reaper. Okay, to start, kailangan nyo na mag-create ng track. And para makapag-create ka ng track, kailangan mong mag-double click dito or double click rito or hindi naman kaya control T sa inyong mga keyboard or punta ka ng track and insert new track. There are multiple ways para gawin ito. Bahala na kayo kung anong gusto niyo, pero yan yung mga methods na pwede nyong gamitin. Okay, so next step is kailangan natin mag-load ng plugin. So in this case, iliload ko ang Kontakt by Native Instrument, Kontakt 7. I believe pwede rin ito sa Kontakt 6 or ibang version or kahit ano pa, pero ang goal ko lang dito is kailangan ko makapag-load ng plugin. So, sa video na to, ang gagamitin ko ay Kontakt 7 as my Kontakt player na 64 out. Next na gagawin ko, guys, ay kailangan ko mag-load ng bass plugin. Meron akong mga multiple na bass plugin dito, which is meron akong Gene Bass dito at marami pang iba. Meron ding Euro Bass and Groove Bass. So, for this demo, ang gagamitin natin ay ang paborito kong Gene Bass by Submission Audio. So para i-load ang plugin inside Kontakt, kailangan nyo munang i-click ito and also click ang Gene Bass. Alright, so sa harap ninyo ay ang instance ng Gene Bass by Submission Audio. There are a lot of other options as well na makikita ninyo sa internet. So kailangan nyo na pumunta ng Submission Audio and then punta ka dito sa Virtual Basses. At ito ang mga current available bass plugins na available ngayon sa market. To start, kailangan mo lang mag-load yung plugin and also maglagay ng new MIDI item. So once na i-double click ko itong MIDI item na ito, bibigyan niya ako ng isang MIDI track na kung saan pwede ako magsulat ng mga MIDI notes. Napaka-basic na kanta, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Sa loob ng MIDI, meron kang mga options. Pwede kang mag-maximize para hindi ka mahirapan and also pwede mo itago to hide tracklist para hindi mo na makita to dahil kadalasan ng oras hindi mo naman siya magagamit talaga. Pero useful siya. Alright, so gagawa tayo ng simple groove na puta muna tayo dito. Mahalaga na malaman ninyo kung ano yung relationship ng beats per minute and also yung time signature, no? So in this case, lagi ako nagsusulat in 1/4. Para hindi ako mahirapan. So, yung 1/4 na beats per minute is ganito lang yung tunog niya. So, going back dito, double click natin yung MIDI and then i-explain ko rin sa inyo kung ano yung mga grid. Ang isa sa mga halagang malaman ninyo pagdating sa writing is yung grid. Okay, so yung mga grid na to ay ito yung mga measure na kung saan ilan ang kasya sa isang measure. For example, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 na beat. Pwede ka maglagay dyan ng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. That sounds like an 8-bit, 1 over 8, 8 notes inside a beat. 4 notes pala, or 8 notes. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero para mas madaling maintindihan, ipapakita ko na lang sa inyo. Dito naman, meron mga ibang klase ng time. Merong straight, triplet, dotted, and swing. I-discuss ko na lang yan sa ibang video. Pero right now, gamitin lang muna natin ang straight para pinaka-simple. Okay, so meron ka din, pwede ka rin maglabas ng mga grid dito mga papi. Okay, yung grid na yan, kung mapapansin niyo lalabas yung mga grid, no? Ngayon, kapag ka nagpalit ka ng grid settings, the more notes na pinipili mo, the more grid it appears and the more notes na pwede ka mag-fit sa isang measure. Like for example, pili ako ng isang half note, no? Okay? So, taasan natin ang nota. Okay. So, that is a half note. So, ngayon ang gagawin ko, ika-quarter note ko siya. Okay, halos walang pinagkaibang half note and quarter note. At para mas maiba siya, gagawin ko siyang 8 note. So, mapapansin ninyo, dito, nagbabago na.
So magiging tunog niya. Okay, so okay, so try natin maglagay ng 16 kung ano yung pinagkaiba. Kung napansin ninyo, dumami yung grid, mga papi. Okay? Ibig sabihin lang, mas marami kang notang pwedeng ilagay. And para mas fun part pa, gawa tayo ng triplet. Okay, so ito gawin natin ng straight na 16 note. Okay guys, gamitin natin siya sa practical application. And in this example, isusulat natin yung isang bar ng kanta using bass MIDI. So this is the finished product of the bass MIDI. Okay, so meron akong drum playthrough na ginawa sa kantang yan. And also, nag-experiment din ako this time wherein yung bass ng kantang yan ay niretrack ko. But instead of me buying a bass, bumili na lang ako ng plugin halagang 2,500 to 4,000 pesos. And then, ayun, meron na akong bass na nice sounding and hindi ko na kailangan pahirapan pa yung sarili ko. As ang end result nito, just for writing naman and for my solo project, is maganda na. Okay, magsimula tayo. Punta tayo ngayon dito sa track. So right now, ang i-reference kong sound ay yung gitara. So ito yung gitara. Okay, so meron siyang groove na ten. Sa mga style ko, para hindi ako mahihirapan, ay isang gitara lang gagamitin ko, which is yung pinaka-rhythm, no? Which is this one. In this way, mas maririnig ko yung nota. So, case itong gagamitin ko ay 1 over 8 grid. And ang note niya ay nasa G sharp 2. Sa pang-style na gusto kong ginagawa is, tinitignan ko yung haba ng nota. Para gawin yan ay, idada ko yung editor dito and then titignan ko lang yung nota ng gitara. Like for this one. So meron tayo. So dito nag-start. So means ibig sabihin. And then dito nag-end. Okay. So mag-end siya dito. There you go. Sustain. Tugudugdugdug. So meron siyang beat na ganon. Punta tayo dito. There you go. And there you go. Kung kailangan pa ng isang nota. Okay, mukhang this in this part. Mukhang 16 note siya. So punta tayo ng 16 note. Dito. Okay. Okay. Another 16th note. Okay. Then. Ang nota ay. Uulit siya. And then
sa part na to. And then uulit na. So, copy ko lang yan kasi pareho lang yung part na yan. Medyo nauna. And gamit ako ng guide ulit. So mukhang dito nag-start. Gets? So ginagamit yung guide na to at saka yung mga notes is sinasakto ko kung anong itsura halos nung transient, and then ginagamit ko rin yung tenga ko para ma-match ko yung tone. So it's about the skill when writing, especially sa mga katulad ko na by ear lang, hindi ko alam yung mga nota. Yung pitch lang nung gitara yung sinusundan ko. Though pwede kong tipain sa gitara, pero nasanay na ako ng ganito yung way. Mas maganda kung matututunan niyo yung mag-mapping kayo ng note. So pakinggan natin. So mukhang kailangan ko i-adjust to. Okay. So at this point, tinitinga ko na lang siya. There we go. Merong patay. So, tayo natin yan. Tayo natin patayin din to. Okay, nag-add ako ng sustain kasi may sustain yung part na to sa gitara para mas match sila. Okay, let's fix this part kasi halos pareho lang. So, ang gagawin ko rito ay mark ko na yan dyan. Right, kasi dyan magsisimula. Yan, malaki. Then, copy-paste itong part na to. Yan, mag-start ako dyan kasi umulit lang naman siya. Let's try to check kung ano yung tunog niya sa context. Okay, so ito yung ginawa natin. So itong section na to. Alright, so yan. Ngayon lang ako magsulat ng bass. Hindi ko na kailangan ng bass guitar. Mostly sa mga records ko, bass MIDI na lang. Nag-humanize ba ako? Yes. Gawin natin yung mas tao, yung velocity, pero mas manual. So, if you notice, kapag sa totoong buhay, so, merong velocity, So, yung una, mas mahina kaysa sa pangalawa. So, hanapin natin yon. Solve muna natin yung bass. So, mas mahina yung una. Let's say, baba lang tayo ng 1/16. Then, mas mahina rin to. Then, pwede mong gawin downstrokes to. So, tiriririt. So, magkaiba kasi yung velocity ng up tsaka down. There you go. Yan. Iurong natin para makita ninyo. So, digdig. Ang tip ko sa inyo is i-play nyo by hand para malaman nyo kung ano yung mga velocity na mas mahina. So, ito. Mas mahina sa yung pangalawang nota. So, mas mahina yung pangalawa.
Okay. Yan, pangalawa. Kasi upstroke yan pag plinay ko, depende sa playing style ng bass. Pero yung mga upstroke ko, mas madalas may hina. Yung mga downstroke ko yung malalakas. So may stress ng konti sa part na yan. So i-humanize ko siya. Yan. Konting ano lang, pero para mas makatipid ng time. Yan. Kaka-copy paste ko na lang yan. Part na yan. There you go. So pakinggan natin in context. So ito rin part na to. Kasi kung makikita mo sa velocity, pantay-pantay siya, which is sa totoong buhay hindi ganyan yan. So and then itong part na to, i-copy paste ko na lang din. Actually, the whole part. Kasi okay, saan siya nagsimula? Dito. Okay. Okay. Tagyan natin ng konting design. Kasi originally, yung timpla ko dito is your bass. Pero kanina pinakita ko yung gene bass. Pareho lang naman yan. Ka-on yung amplifier niya para may mas grit. Pag pinatay mo yung amplifier, hindi siya enough. So hindi siya enough. Pero pag in-on mo siya, try natin yung gene bass kanina. So, yan, check ko yan. Load ko yung contact. Okay, gene bass. Load natin, mga papi. And then, power up natin. So, ito yung tunog niya. Naka-disable yung your bass, ha. Pero, this time, gene bass yung gagamitin ko. Right, and then pasok natin sa buong context ng mix. So ganyan lang ako magsulat ng bass. Ginagamit ko lang aking ears and also minamatch ko lang dun sa bass rhythm ng guitar. Kasi ang bass para sa akin is supportive lang. So hindi siya ganun ka extravagant. So supporting cast siya sa isang buong context ng kanta. Well, depende sa kanta. Pero most ng mga sinusulat ko ay supporting lang talaga ang bass sa akin. And mas gusto ko yung gritty, low-end, matapang yung tunog. And also, another tip is yung mag-humanize ka. And then ayusin mo yung mga nota, utilize mo yung mga grid system. Kasi ang mga nota ay kasya lang yan sa isang set o sa isang measure. So in this case, by instinct na lang yung nangyayari sa akin. And also, tinitignan ko din yung mga notang lumalabas sa gitara like this one. Kung mapapansin niyo. Okay, so yan yung mga transients, no? So punta tayo dito. Okay, so kung makikita ninyo, may mga palakihan pa natin yung transients. So may mga bumabagsak na nota dyan eh. Kung papakinggan mo, kung nagustuhan mo yung video na to, kung awesome po may natutunan ka, don't forget to subscribe to this channel and also click that bell notification icon para naman mag-update yung video ko and also makita ng iba. And also, please don't forget to comment down below kung meron kang katanungan. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan, please share this to your friends, lalo-lalo sa mga bahista, no? Makakatulong ito para mas ma-define pa yung kanilang note selection. For me, as a guitar player and also a drummer, nakatulong ito sa akin para mas makita ka kung ano yung mga tamang notang ititipa sa bawat measure. Mga paps, also don't forget to join our Mixing Secrets group. It is a public group that is for free. Free po ang pagsali dito. Dito po sa loob ng group na to ay nagsishare po ako ng mga mixing tips para sa ating mga producer at mga gusto matuto dyan mag-mix. Marami po akong mga tips na binibigay dito sa group, kaya don't forget to join. Link in the description. So yun lang mga paps. Salamat sa pagtambay. Again, this is your boy Manu. And see you on the next video. Let's go! Hey, 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 oh.
Okay, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hoe, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me and